Good day, everyone. I am Sir Robby, and together we will learn the world of the future robotics. Did you know that here in Educational Technology Unit, robotics is a priority to make every Filipino learners and teachers competent and meet the demands of the future global scene? Wherein teachers, students, and parents who wanted to learn robotics is just a click away for free. Robotics is an interdisciplinary field which integrates computer science and engineering. It involves design, construction, operation, and use of robots to assist human activities. Are you ready for this transformation? Soon in ICTS Educational Technology Unit, come and join us and love the future para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizen. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello! Magandang hapon po ulit sa inyo, Grade 9 learners! At tayo po ngayon ay nasa Filipino 9 sa pamamagitan nga po ng Itulay Online Tutorial Sessions. Hatid po sa atin yan ng Department of Education sa pangunguna po ng ICTS Educational Technology Unit or ETU. Ayan! Magandang hapon po muli sa ating lahat. Ako po muna hahalili kay Tutor King. Sa kasalukuan po ngayon ay nasa Baguio City po ngayon si Tutor King upang maghanda po sa atin ng panibagong video lessons para po sa DepEdTV. At syempre, mapapanood niyo po yan sa iba't ibang channels po sa IBC, PTV4 at syempre po DepEdTV YouTube channel. At pakisubscribe na rin po ang iba't ibang mga social media platforms kaya po ng DepEd Philippines YouTube page. Huwag niyo pong kakalimutan i-subscribe dahil po mapapanood niyo din po ang itulay sa YouTube at syempre po sa Educational Technology Unit. At syempre bagamat tayo ay sabay-sabay na napapanood sa ating mga social media platforms ng DepEd, ay huwag niyo pong kakalimutan i-hashtag ang ating itulay sa Filipino 9. Ayan po, hashtag itulay, hashtag Filipino 9, at hashtag panitikang Asyano. Ayan, so magandang hapon po sa ating viewers.
Ayan, kay Jelay Pascual Bawa, taga-sampung school po kayo para po ma-recognize din natin ang ibang mga eskwelahan na nakatutok sa atin sa Itulay. At syempre, binabati din po natin ng lahat na mga kaguruan sa STO Blue Rizal sa pangunguna po ng aming napagandang SDS, Ma'am Cherry Lou D. Repia, kay Dr. Gloria C. Roque at kay Ma'am Bibi D. Antid. Ayan po ang ating mga kawani sa DepEd SDO Blue Rizal. Go up Blue Rizal sa 2021. At tayo po ngayon ay kabilang po or kabilang po ako sa STO Blue Rizal. Ako po muna ang pansamantala mga kasama ni Tutor King, Tutor Jessica Marias Borromeo po mula sa mataas na paaralang nasyonal ng Abuyod sa Teresa Sub-Office. At binabati ko din po ang sampu sa aming mga punong guro ng SDO Teresa Sub-Office. Magandang hapon po muli. At tayo po ay nasa ika-anim na linggo ng Filipino 9 na tatalakayin din natin ang kulturang Filipino. Yan po. So ngayon ay mabilis na natin natapos ang ating week 6 ng third quarter. So yan po, kabilang siya sa Reyna Mercedes District SDO Isabela. Yan po yung sa Echagi Isabela na ating School of the Week. Ayan, hello po sa inyo. At patuloy lamang po tayong sumubaybay sa Itulay dahil malay nyo ay kayo ang mapifeature bilang School of the Week at syempre ang Tutee of the Week. Yan po, muli po ako po halili kay Tutor King, si Tutor Jessica po para po sa Filipino 9. At inabati din po natin ang iba nating mga kawani sa NCCA or National Community or nakalimutan ko na yung acronym sa NCCA po, ayan, National Center for Culture Arts. Ayan, nagdali po talaga mag-isip si Tutor Che. Ayan, National Center for Culture Arts na nagdiriyon po ngayon ng National Heritage Month. Ayan po, sulong po natin ang tagumpay at syempre ang pagiging makatao. Ayan, at yan po ay ang ating tema ng ating pagdiriwang po. Yan, para sa ika-anim na linggo sa pagtatapos ng online tutorial. Ayan, tama po. National Commission. Ayan, Commission for Culture and Arts. Ayan. Para sa ating paksa ngayong hapon ay naugnay pa rin natin ang mga maririnig na pangyayari batay sa ilang pangyayaring napakinggan. Yan po ang ating nakuha sa ating mails. At syempre, kilalanin pa rin natin ang angkop na salita sa paglalarawan ng kulturang Asyano. Bagamat natapos na natin ang kulturang Asyano sa India, tayo po ngayon ay nilikha ng pag-uugnay ng hudyat ng pagkakasunod-sunod. Yan po ang ating focus ng ating aralin sa hapon nito. Nagagamit ang angkop na pag-uugnay ng hudyat ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa lilikhaing kwento. Yan, magsusulat tayo ng ating kwento para sa hapon na ito. At dahil dyan, napupunan din natin ng angkop na pag-uugnay ng talata. So kung napadig nyo kanina ang Filipino 7, tungkol po ito sa pagbubuod at pagsusulat ng talata. Ganyan din po ang ating gagawin sa Filipino 9. Tayo po ay mag-uugnay-ugnay ng mga angkop na salita sa pag-uugnay ng talata at gamitin natin ito sa pag-uugnay sa loob ng mga pangungusap at nakabubuo ng may king kwento. Yan, kay Julieta Halawad, watching from Bangkero. Ayan, Bangkero Integrated School. Yan, isa din sa ating mga suki sa ating Itulay, ang Bangkero Integrated School, Reyna Mercedes District. Saan po kaya yung lugar na yun? Hindi pa narinig yung pangalang yun. Kay Rochelle Palanggao, kay Jerome Christopher Samson. Ayan, hello po sa mga taga-Bangkero Integrated School. Munamang ito ay naka-era din po tayo sa SDO Isabela. Kaya magandang hapon po sa ating mga kawani at lalo tigit sa mga guro dyan sa SDO Isabela. Hello po sa inyo. At syempre, ang ating pag-uusapan sa ika-anim na linggo ay ang kulturang Pilipino na hudyat ng pagkasunod-sunod ng mga pangyayari.
At ang ating sanggunil ay nagagamitin, nakikita po ninyo, ay nagmula sa Division of Pasig City sa panguna po ni Lorna Milena, Mary Belvi Jose, Mary Ann Predigera, and Jubilin Dorimon. Magandang hapon po sa ating mga manunulat ng ating module na gagamitin. Muli po, salamat po sa pagbabahagi ng inyong kaalaman para sa aralin natin sa hapon na ito. Babalik tayo sa ating nagdaang paksa na epiko na nag-uugnay din sa pagsasalaysay ng patulang pagsasalaysay na inaawit. Ayan, ito yung kahulugan ng epiko nung nagdaang linggo at tungkol ito sa pakikipagsapalaran ng mga paunahing tauhan at nilalahukan ito ng mga di pangkaraniwang pangyayari. Ayan, ito yung mga hindi natin nakikita o hindi rin natin nababasa, pero naisasalaysay din yan ng mga sinaunang tao na nakasaad nga sa epiko. Pwede rin itinutula o pwede rin siyang inaawit, alin man dun sa dalawa. At batay nga dito sa ating tampok na kwento na Rama at Sita, ito ang pinaka-paborito kong epikong nabasa. Ito ay tungkol sa mag-asawak si Rama at Sita. So kung nakikilala niyo pa si Rama at Sita, sila ay hinadlangan ng napakaraming pagsubok. Gaya nga rin ng ating tampok na kwento ngayon, na karimitan na ito ang tema ng pagmamahal, pagtitiwala at pag-ibig sa kapatid, asawa at kasintahan. Yan, sana all may mga kasintahan pa no sa oras na ito. Pero bagamat ayos lang din yan kapag mahalin po natin ang ating pamilya, lalo na mga kapatid natin, dahil pinapakita din dito na nagtutulungan talaga ang magkapatid para talunin ang pangunahing kontrabida na si Ravana. Kung nakikita niyo si Ravana, siya ay isang napakalaking higante at hari ng mga unggoy o yung mga natawag natin mga monsters. Yan, nakikita ninyo ang mga monsters sa napapanood natin sa pelikula. Ganon ang kalimitan na nakikita natin sa telebisyon. Ito din ang ialahad din natin sa susunod. Ang tulang epiko na nagmula sa bansang India ay mayaman sa kultura. Kagaya din ng ating kwento, mayaman sa kultura, rehiyon at tradisyon. Yan. So, ito ang naging ambag nila sa daigdig, kaya naging matagumpay ang India. Ngayon ay susubukan nating pagnilayan ano nga ba ang kalakasan at kahinaan ni Rama at ni Sita. Yan, sa ating mga viewers, magandang hapon po sa atin kay Ma'am Catherine Halina ng Abuyan National High School. Magandang hapon, Miss Kat. Ayan, ano nga ba naging kalakasan ng pangunahing bida na si Rama at Sita? Siyempre, ang una dyan ay pagiging matapat. Type nyo nga sa comment section kung kayo nga ba ay matapat. Ayan, marami ba sa atin matapat pa sa bawat isa sa atin, nagiging matapat. At meron din tayong tinatawag nating pagtitiwala o mapagkakatiwalaan. Ayan. Ay kakakibat yun ng pagiging matapat ay pagtitiwala at syempre pagmamahal. Yan ang kanilang palakasan ng dalawa sa kwento natin. Ngunit meron din silang kahinahan. Ano nga bang kahinahan nila? Syempre una dyan ay ang kawalan ng kumpiyansa na sila ay maliligtas. Ayan, kung nakikita ninyo sa buong kwento, madami talagang hadlang o madami talagang gustong humadlang sa kanilang relasyon. Dahil gusto nila na makuha ang pagiging asawa ni Sita doon kay Ravana, kaya siya nabihag sa kwento. Habang si Rama naman ay marami din siyang napagdaan ang pagsubok, gaya na ng paghahabol ng usa o ang gintong usa. O di kaya napatay niya yung ibang mga hayop dun sa kwento, pero ang pinakamabigat dun ay nagtagal ang kanilang pakipaglaban kay Ravana.
Ayan ang ilan sa mga kasagutan sa ating paksa nung nakaraan. Ngayon, tingnan natin kung kaya niyo pang pagsunod-sunurin ang mga pangyayari. Isulat lamang ang numero o bilang sa comment section. Magandang hapon din po kay Prince Kendrick Viernes from Bangkero Integrated School. Hello po sa Bangkero Integrated School. At kay Aileen Valdomar mula sa Kalaisan Elementary School, Kindapawan City Division. Yan. Una, si Rama at Sita ay nanirahan sa gubat nang ipatapon sila mula sa kaharian ng Ayoda. Yan ay lugar. Ano kaya ang bilang ito? Isa, dalawa, tatlo, apat, o lima. Yan. Isang numero lang o isang bilang lang kailangan nating sagutan. Yan, habang nag-aantay pa tayo, babatiin pa natin ang iba mga manonood. At syempre, babati rin tayo sa aking napakagandang kaibigan, si Roberto Villarente Jr., aming Asia Songbird. Ayan, hello sa'yo. Ayan, si Abby Jean Manalo from Doña Magdalena Gafood High School. So, ano nga ba ang naging sagot sa ating unang pangyayari? Ito ba ay isa? O dalawa, tatlo, apat, o lima. Yan. Mabasahin pa nila yung kwento. Si Rama at Sita ay nanirahan sa gubat nang ipatapon sila mula sa kaharian ng Ayoda. Hindi yung tunog ayuda, ha? Yan. Nakakabing ng ayuda. Hey, Lea Matalag Papa. Ayan, de, from Bangkero. Ayan, mga taga-Bangkero, ano kaya ang sagot dito? Ayan, nakabang inaantay pa natin. Ayan, Doña Madalena Gapod din kay Hazel Balad. Ayan, ano kaya ang sagot? Anong bilang ang kanyang sagot? Comment na po ng inyong mga numero. Ayan. May nababasa din tayo dito na ang sagot ay isa. Bitin natin ang unang pangyayari. Si Rama at Sita ay nanirahan sa gubat nang ipatapon sila mula sa kaharian ng Ayoda. Siyempre, una. Ayan na ang clue. Pangalawa, sa gubat, napatay ni Ravana ang usa at bigla itong naging si Martisa. Pangalawa, ano kaya ang sagot? Ayan, hello din kay Claret Panganiban from Doña Magdalena Gapud High School. Saan lugar kaya yon? Hello din po kay Roy Gumapak. Ayan, nasa pangalawang tanong na po tayo. Ayan, ano kaya ang susunod na pangyayari? Nang manirahan si Rama at Sita sa gubat, ano kaya ang susunod? Ayan, sa gubat napatay ni Ravana ang usa at bigla itong naging si Martisa. Saan parte ito ng kwento? Ayan, mga nahirapan yata sila na sagutin ang tanong na ito. So, ito, tignan natin. Ang sagot po dito sa pangalawa ay, syempre, pangatlo. Yan. Bakit nga ba siya naging pangatlo? Dahil nasa bandang dulo ng ating kwento, si Ravana ay pinatay niya ang usa at naging kapatid niyang si Martisa. Ayan. Sumunod. Matagal na naglaban si Rama at Ravana hanggang sa mapatay ang igante. Ito, mga madali na to. Dahil nandyan na lahat ang impormasyon. Niiyak nang tumakbo si Sita sa asawa. Naigpit silang nagyakapan at muling nagsama ng maligaya. Ayan, pang ilan siya. Ayan, si Alayka Quiñones Navarro. Magandang hapon from Doña Magdalena Gapud High School. Hello po sa inyo. Ayan, ano kaya ang sagot? Siyempre, kung may umpisa, ano kaya ang ano kaya nangyari pagkatapos ng kwento? Siyempre, ito ay pangwakas na pangyayari. Ayan, number 5. Ayan, kay Mariel Balad. Ayan, Etchaga Isabela po kay Joan Pasco, teacher of Doña Magdalena High School. Ayan, pa-share naman po ng ating live tutorial para sa Filipino 9 para sa lahat ng mga mag-aaral sa ayan, sa Isabela. Ayan, mga taga-Isabela, magandang hapon po. Ayan, susunod,
Isang umaga habang namimitas ng bulaklak, nakakita si Sita ng isang gintong usa. Ayan, nakakita siya ng gintong usa. Ano kaya ang kasunod nito? Siyempre, ito ay pangalawa. Ayan. Yung pagsunod-sunurin din natin ang mga kwento, ito ang naging hudyat. Babalikin na natin yung mga hudyat na ito. At syempre, mula sa isang mataas na bundok, narinig ng isang agila ang sigaw ni Sita. Ayan, marahil ito ay pang-apat. Ayan, babalikan natin ang iba't ibang mga pangyayari. Ayan po, nakikita natin. Ito, ang unang nangyari sa kwento ay si Rama at Sita ay nanirahan sa gubat. Sumunod ay isang umaga habang namimitas ng bulaklak, nakita ni Sita ang isang usa, gintong usa. Kaya ang naging nangyari doon ay doon na siya tinawag o doon niya na tinawag si Rama at Sita. Si Rama at Lakshmanan pala para hulihin ang usa. Ngunit nasa bandang gitna ng kwento, ayan, nadakit na ni Ravana si Sita. Kaya napatay niya yung kanyang kapatid na si Martisa. Ayan. At syempre, yung kasunod nito ay mula lang sa isang mataas na bundok, narinig ng isang agila ang sigaw ni Sita. Kaya noon hinabol ng ibon ng karwahe ni Ravana at pinagtataga ni Ravana ang agila at doon na bumagsak sa lupa at doon na nang tapos sa pakikipaglaban ng higante kay Rama. Ayan. Bakit nga ba naging ganito ang pagkakasunod-sunod ng kwento? Ayan. Tutukuin din natin kung ano nga ba ang mga kaugalian ng kulturang Pilipinong nais ipaiwatig sa susunod na larawan. Ano kaya ang mga kulturang Pilipinong ito? Tingnan natin. Ano nga ba ang unang larawan? Yan, nag-aantay tayo ng ibang mga sagot. Napatigil doon. Ayan. Anong kulturang Pilipino ang nais ipaiwatig ng unang larawan? Ayan, may nakikita ninyo. May gitara, may maawit sa labas, at meron ding dalagang nakadungo sa pintana. Ayan, sino kaya ang nakadungo sa pintana? Maaaring siya ay dalaga na maakit ng ligaw. May mga nangyayari ba sa inyo na maakit ba ng ligaw sa inyo ng ganitong tradisyon na ito? Marahil meron pa rin, pero instant na ang pagliligaw ngayon. Ay, Jelay, Pascual Bawa, ayan, tama ang sagot mo. Ito ay harana o paghaharana. Ito kayo susunod. Ayan, kaya ang pabansang sayaw na ito. Ayan, tama din si Claren. Paghaharana. Ayan, ito ay may kawayan. May dalawang umahakbang sa gitna ng kawayan. Ito yung pinakamasakit. Pag tinamaan ka ng kawayan sa gitna, ayan na, may ipit na yung paa mo dyan. Kaya magaling ka dapat sumayaw ng ganitong pambansang sayaw ng Pilipinas. Jan Ray Wallop, hello sa'yo. From Antonia Madalena Gapod High School. Yan, tinikling ang sagot ni Mariel. Sagot din ni Jelay, tinikling. Kay Jan Ray Wallop, tinikling. Magaling! Tinikling nga ang tamang sagot. Kaya hindi na niya naman. Ganyan, kahirap kong sumayaw ng tinikling na experience ko na yata nung isang minsan na sumayaw ako ng tinikling, naipit po talaga yung paa ko sa sobrang sakit. Ayan, nagkapaltos po yung paa ko noon. Ayan, yung susunod na larawan. Maari bang gawin ito ngayong pandemya? Ayan, hello din kay Ira Denise. Ayan, Ira Denise watching from General Emilio Aguinaldo National High School. Ayan, ginagawa niyo pa ba ito sa inyong mga bahay? Kahit na ang mga lolo at lola natin hindi nakakalabas. Ayan, ano kaya ang ginagawa ng bata? May hawak na kamay at inilapat niya sa ulo. Ayan, si Clara, nasabi nga, pagmamano, very good, pagmamano. At marahil dahil nga pandemya, hindi na po pinapayagan mga ganitong
uri ng paggalang dahil nga para makaiwas tayo sa sakit. Pwede naman tayo magbaw. Ayan, kay Mariel Balad, pagmamano din, magaling. Sumunod. Ayan, ano kaya ang ginagawa ng mga lalaki na nasa gitnang bayan? Ayan, nasa bandang bukid yan. Pagmamano po, mag-alcohol bago magmano. Ayan, tama yon, mag-alcohol po muna tayo bago magmano sa ating mga lolo't-lola. Dahil yung mga lolo't-lola natin, sila din ay kasama din sa kultura ng Pilipino. Ayan. Eh, John Ray Wallach din, pagmamano. Ayan. Bayanihan, sabi ni Jelay, pagbubuhat ng bahay. Ayan. Tama ang sagot ni Jelay, yan ay bayanihan. Parahin ito ay ginagawa pa rin sa ating mga probinsya dahil nga ang bahay kubo ang kanilang binubuhat-buhat mula paglilipat ng bahay. Sa atin kasi, sementado ng lahat ng mga bahay natin, hindi na natin kaya bumuhat ng bahay na bato. Ayan. Ito rin ang sagot ni Jarina May, Tobias Hokinyo, taga saang school po kayo? Ayan, pakitype na rin po yung mga school. Kay Sarah Jane, bayanihan din. Ayan, mayroon din tayong kwento dahil dyan sa babayanihan na yan. At ang panghuli, ito, namimiss na natin to. Dahil dapat nga, 1 ng Mayo ngayon, araw natin ng mga kaarawan ng mga patron na nakikita ninyo, kaarawan, kasiyahan ito. Ano kaya ang ibig sabihin ng larawan na yan? Ito yung namimiss ko, yung magbabahay-bahay, na may handaan sa kapagkainan. Bagamat wala naman talagang handaan ngayon dahil nga pandemya, ito na lang ay nasa buhay pa rin. Kahit na ito ay tayo pa rin ay naka-quarantine. Oh, pinagbawal muna mga ganitong pagdiriwang ano. Ayan, ito ay sisimula sa P. Ito, namimiss ko na kumain ng lechon. Pero diet po tayo ngayon. Bawal po ang lechon. Ayan, kay Sarah Jane, kapistahan o fiesta. Ayan, namimiss ko na yung fiesta na may mga sumasayo sa kalye. Meron din mga maukulay na mga lanterns o yung mga floats. Ayan, nakikita ninyo. Ayan, kapistahan po, sabi ni Ira. Kay Abby Jane, pista. Kay Claren, pista rin. Ayan, napakahusay. Bakit nga ba natatangi ang mga kultura po? Dahil base dito, ang kultura ay ang pagsasalin-sali ng tradisyon ng isang tao o komunidad. Kaya nakikita ninyo, ngayon ay pinagdiriwang natin ng buwan ng pambansang pamana. Yan ang buwan ng pambansang pamana ng Pilipinas sapagkat hindi lamang sa siling nakikita ang isang pagkakakilanlan ng isang bayan, kundi ang mga kultura at tradisyon na pinagsalin-salin sa iba't ibang lugar ay mahalaga din sa atin. Dahil bago pa lang tayo sinakop ng mga Kastila, ay buhay na itong mga ganitong klase o ganitong uri ng tradisyon. At ang kasunod dito, ayan, ito ang mga sumusunod na mga katangian ng isang kulturang Pilipino. Siyempre, ang asignatura natin na wikang Pilipino na may kadalasang kilala bilang Tagalog. Ayan. Ito ay hinihiram din na salita galing Kastila dahil may mga salita din na hiniram sa atin. O tayo ang hiram sa mga Kastila. At sumunod nito ay ang mga relihiyon. Kaya nga ng Kristiyano, Pagano at iba pang lokal na seremonya. Ayan din po. Hello kay Ma'am Josephine Mamasig Kamba from SDO Urdaneta City, Nanapi National High School. Magandang hapon po. At ang kaugalian ng eto, bayanihan, pagkakabuklod ng pamilya, palabra de honor o tinatawag natin na pangako, sana may matupad na pangako, at utang na loob. Ayan. Dito rin natin pinapakita kung gaano kaimportante ang mga pag-uugaling ito. Bayanihan, pagsasama ng pamilya, yan, pangako at pagtanaw ng utang na loob. Ayan ang isa sa nakakasangkapan ng pagiging makapilipino.
Yan, ang sumunod dyan ay paglaganap ng Kristyanismo. Kaya nung nagdaang Abril 27 ay pinagdiwang natin ang quincentennial anniversary ng victory over Mactan. Yan ay paglaganap ng Kristyanismo. Kaya itong Pilipinas ang natatanging bansa sa Asia na pinaliligiran ng mga lugar na inalaganap pa rin ang Kristyanismo. Isa yan sa pinagmamalaki din natin, ang musika, sining at panitikan. Kaya nararapat lamang na ito ay pairan natin ang pagiging makabayan. Kumbaga sa core values ng DepEd, meron tayong maka-Diyos, nasa atin yon. Meron din makakalikasan, makatao, makabayan, o makabansa. Yan, ito ang mga pinapairal na kultura ng Pilipinas. Yan. At ang kagandahan ito, ay dito natin makikita ang mga mamamayan na mabisang kasangkapan dahil sa mga diwa ng pakikipagkapwa. Ayan, pakikipagkapwa. Type nyo nga yung pakikipagkapwa. Ano kaya ang ibig sabihin ng pakikipagkapwa sa inyo? Mabubuting gawi, kaugalian ng ginagawian ng isang bansa. Ayan po. Makikita natin, eto na. Ito na tayo sa ating paksa. Ang pagkakasunod-sunod ng mga bagay, pangyayari, o tinatawag natin na hudyat ng pagkakasunod-sunod na pangyayari. Tingnan natin ano nga ba ang mga wastong paggamit ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari batay sa pangangailangan. Parang pantry lang, no? Makakuha natin ang lahat ng gusto natin ayon sa ating pangangailangan. Kaya na lamang ng mga pang-uring pamilag na panuruan o ordinal. Ito ay mga pagkakasunod-sunod ng mga pangalan, mga gumagamit ng mga panunuruan o panunuran o bilang ng mga mapapakita ng pagkakasunod-sunod ng tao, bagay, hayop, lugar, at gawain. Ayan po. Kay Princess Kiel Palanggao Lago. Sa Bankero Integrated School na ko, napakadami talagang viewers sa Bankero Integrated School. Binabati ko po kayo at itype na rin po kung sino ang inyong principal para mabati din natin. Ano po? Ayan, ang sumunod naman ay ang pang-uri na panunuan. Ayan. Ito ang halimbawa niya. Ito. Una, si Doris. Pangalawa, si Mario. Pangatlo, si Ana. Ang nakasalungguhi dyan, eto, mga bilang na yung nakasalungguhi. Eto, una, pangalawa, pangatlo. Eto yung ordinal o pagkakasunod-sunod ng bilang. Ayan po yung nakikita natin. Ang sumunod, eto na, tekstong procedural o pagkakasunod-sunod ng pagsasagawa ng isang bagay tulad ng unang hakbang, ikalawa, at ikatlong hakbang. Ayan po yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Gaya na ng pagluto ng itlog. Sino kaya mga marunong sa inyong magluto ng itlog? Ayan, ito kasi yung naging training ground ko pag-aasawa. Ayan, magluto ng itlog. Siyempre, unang hakbang, biyakin na ng itlog. Pangalawa, ilapat natin sa kawali. Ikatlo, o baka pwede rin magbukas tayo ng kalan. Yun ang una, no? Una, magbukas ng kalan at maglapat ng mantika. Kaunting mantika lang. Saka natin basaging ang itlog. At prituhin ng mga ilang segundo dahil ang mga itlog ay masyadong sensitibo sa init. Ayan din. Kay Ira din, sabi din niya, ako po ma'am, patyo na rin gulay. Ayan. Sana nga marunong din tayo magluto habang bata pa dahil karamihan sa mga hakbang na ito ay ginagamitan din ng hudya. Ayan po. Eh, si Sir Freddy Domingo po ang aming principal. Hello po, Sir Freddy. Salamat po sa pagsuporta po. Ayan. Ang susunod ay time sequence o pagkakasunod-sunod na pangyayari. Ayan. Ginagamitan lang ng pagkasunod-sunod na pangyayari sapagkat itong mga pangyayaring ito ay
paano nga ba natin aayusin ayon sa kung ano ang nangyari sa binasa. Gaya nga ng napura activity natin, si Rama at si Sita, ano nga ba yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. O tinatawag na time sequence. Ando na rin yung una, pagkatapos, sumunod, at syempre panghuli. Yan ang nakikita natin ano, na tamang proseso ng pagkakasunod-sunod ng mga oras o mga pangyayari. Ayan po. Sa pagsasalaysay nito ay gagamitin lamang natin ang mga hudyat na isang araw, samantala, maya-maya, hindi nagtagal, agad, sa wakas, at iba pa. Ayun. Dali na yan sa atin. Ito yung mga halimbawa. Sa una pa lang, naging pagkikita, o sa una pa lang nating pagkikita, ay maganda ang loob ko sa iyo. Sa umpisa, ang mag-aaral, o mag-aaral, ay napakasipag pumasok. Pero sa una lang yon, syempre. Kung una, hindi pa ito gaano kahirap lutasin ang suliranin na kinaharap ng ating mamamayan. Ayan po ang ginagamitan natin ng mga tungkulin. Kung kailangan, pagsisimula pa lang, alam na natin bilang. Una, sa umpisa, nung una. At syempre, kung may una, syempre may gitna rin. Ikalawa, sunod, pagkatapos, saka. Yan, ang halimbawa dyan, ang sumunod na nagwagi ay ang aking kaibigan, pagkatapos ng makaraang linggo, ay biglang tumaas ang COVID-19 cases o kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Hello din kay Generous Batag. Ayan po. Ayan. Kay Ira Denise. Naku, nakakagutom na. Pakbet, pinakbet at adobo. Nakakamiss talaga magluto. At kay Eliza Manzal Palayan, watching from Doña Magdalena Gapod High School. Oh, kadami nating viewers mula sa Norte. Kaya minsan gusto ko na rin mamasyal dyan sa Norte balang araw pagkatapos ng COVID. Ano? Ayan. Ito yung mga hudyat. Ano? Sa gitna. At meron din tayong pagbabagong lahat. Ito ay salungat. Meron din nating ilabas yung lahat ng pananaw natin sa isang bagay o ideya. Kaya nang sa kabilang dako, sa madaling salita, sa akin palagay, sa tingin ko. Hintayin natin yung pangatlo. Sa tingin ko, ay sapat naman ang ibinigay ng paunang sahod na ako ay nag-umpisa pa lang sa aking trabaho. Ayan, ilan kaya ang nakapagsabi ng ganitong klaseng pagbabagong lahat? Marahil ito ay makikita natin sa hitnang bahagi ng kwento na naglalahad ng sariling opinion. Tingnan natin kung bakit. Sumunod ay pagdaragdag. Ito, halimbawa, ang MECQ ay muli na namang ibinalik sa pamahalaan dahil sa mas lalong dumami ang nagkaroon ng sakit na COVID-19. Kasunod ng paglaganap ng epidemya ay ang sobrang kahirapan dahil sa maraming nawalan ng hanap buhay. Totoo yun, dahil yung mga karagdagang impormasyon gaya ng muli, kasunod, meron din tayong mga panghalik na din at saka rin, ayan yung mga ginagamit natin. Kay Sarah Jane, watching from Claridel Central School ba to? Ayan, school ba yan o lugar? Ayan, hello po sa inyo. Ayan, nagbibigay ng sanhi at dahilan sapagkat, ayan, dahil, ayan, ito yung mga kadalasang dinadagdag na dahilan. Ayan ha, may dahilan tayo para ipaliwanag lahat ng mga bagay-bagay na ating nababasa. Mabilis na kumalat ang COVID-19 dahil sa hindi pagsunod ng ilan sa mga tuntunin tungkol sa wastong pag-iingat. Ayan, may mga tao din talaga na hindi marunong mag-iingat. Ito yung mga kadalasang mangyayari sa atin. At panghuli, naguhudyat ng pananaw. Ito, babasahin natin yung isa. Sa aking palagay, nararapat lamang bigyan ng parangal ang mga taong nagsasakripisyo para sa ating bansa. Matalino siya sa klase, subalit. Ito na yung kabaliktaran, ano. Ito yung mga pananaw ng may akda, sila lang ang nagsasabi ng mga niyang mga kuro-kuro, sugestyon at pagsasalungat. Subalit, tamad namang gumawa ng kanyang mga proyekto sa bawat asignatura.
niniwala pa kayo doon na marami din sa inyong mga klase ay hindi na gaano nakakasabay sa kanilang aralin. Ayan, meron din tayong mga ganitong uri ng tao, no? Kaya, tingnan natin ang pagninilay-nilay. Eto, masahin ang maikling sanaysay at suriin ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ayan, may inanda ako na isang maikling sanaysay. Ito ay pinamatang mga bagong bayanihan sa gitna ng pandemya. Ito ay sinulat ng inyong lingkod. Ayan. Ito, pagmasdan natin. Nang unang mabalitaan ang dagliang pagtaas ng kaso ng makamamatay na sakit ng COVID-19 sa Pilipinas, ay unti-unting lumubog sa kahirapan ng ating mga kababayan. Magmula nang isinailalim muli ang mga lugar sa MECQ, gaya ng Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal, ay lalo pang napahirap ito sa mga manggagawa na nawalan ng disenteng hanap buhay. Sumunod, isang araw, nang may isang dalaga na may magandang loob na ipinahagi ang ilan sa mga pagkain sa kalye nang maginhawa sa lungsod ng Quezon. Hindi ito matutumbasa ng halaga at yaman na hawak niya upang maging bukas palad siya sa pagtulong sa gitna ng banta ng pandemya. Pagkatapos nito ay nasundan na ito sa ibang lugar. Dahil sa pamamaraan na ito, marami ang gustong magpaabot ng kaunting ayuda. Ito na yung salitang ayuda o kaunting tulong sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Siya si Binibining Ana Patricia Non. Ayan, type nyo nga kung sino nga ba ang nagpasimuno ng community pantry. Kung nakikilala niyo pa si Binibining Ana Patricia Non, siya ang nagpauna ng binansagan ngayon na community pantry. Dahil dito, pinangmalaki niya ang tulong na kanyang ibinigay ay nanggaling din sa ambag ng mga taong handang magmalasakit. Sa kabilang dako naman ay mayroong lima pagsamantala. Napapanood din nyo, may mga basta-basta kumukuha ng mga pagkain na hindi naman kinakailangan pero hindi naman binabalik ng tama o hindi pinapamahagi ng tama. Ayan. Subalit, pinairal pa rin ng ilan ang pagiging matapat. Ayan. At mapagmalasakit. Itin natin yung salitang yon. Matapat at malasakit. Mapagmalasakit sa kapwa. Ayan po. Sumunod dito ay pinapalahanan ng ibang sektor o sektor sa pagsasagawa ng gawain ito. Bagamat may kita din ang siguridad ng kalusugan, ay tiyak na lahat ng mga nangangailangan ay magkakaroon ng sapat na pagkain, gatas, tubig, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Ito nang pagkatapos. Sa huli, ang makabagong bayanihan na kanyang ipinakita ay hinangaan ng ayan, typographical error na kararami. Dahil ayon sa kanya, magbigay ayon sa kakayahan, kumuha batay sa pangangailangan. Ayan, napakaganda ng kwento. Ano po? Dahil nga sa pagiging matapat ng mga Pilipino, ito na rin ang naging hudyat na meron pa rin tayong bayanihan, gaya nga rin ang pagbuhat ng bahay. Ano po? Ano po? Ayaw po ay dumako sa ating tanong. Tungkol saan ang binasa niyong sanaysay? Maaari niyo pong i-type ang inyong mga sagot kung kayo pa ay nakakarinig ng ganitong balita. Ayan, ano kaya tungkol saan ang ating binasa? Siyempre, itong binasa natin isang maikling sanaysay na naglalahad din ng pagkakasunod-sunod na pangyayari. Bagamat ito ay medyo typical na ginagawa natin, nalahad din tayo ng kwento ng iba't ibang mga uri ng tao, bagay o hayop, ito rin ay pinapakita din natin. Tungkol nga ba saan? Siyempre, ipakita natin picture ulit. Ayan, nakikita ninyo. Ito ay tungkol sa pagiging mapagbigay
At syempre, meron din siyang isang term. Mapagmalasakit, pagiging matapat sa ganitong uri ng bayanihan. Itong nakikita ninyong larawan ay isang halimbawa ng community pantry. Yan, nakikita natin sa television itong mga ganitong klaseng pamimigay ng ayuda. Ayan, bayanihan po, sabi ni Sarah Jane, very good. Yan, ito ay isang uri ng makabagong bayanihan. Sino ang naging pangunahing paksa ng binasang sanaysay? Siyempre, siya po ay walang iba kundi si... Yan, ito, nasa na picture natin. Si Ana Patricia Nol. Ayan, ito yung kanyang pangalan. Bagamat hindi siya aktivista, hindi rin siya kabilang sa... o tumataliwa sa gobyerno, ito ay pinapakita niya dahil gusto niya lang makapulong ayon sa kanyang paglalahad o pagsasalaysay. Siya din po ang nagpauna ng community pantry bago pa ito nasundan ng iba't ibang mga sektor po. Ano po? Ayan, kay Giselle Matias from Pinadagdan High School. Ayan, hello po na Pinadagdan High School. At Shaggy Isabella na nanonood sa atin. Ano? Ayan, sundan pa rin natin. Ano-ano mga pananda na pagkakasunod-sunod na inyong nakita na nakasalong guhit na ano kahalaga sa inyong makabagong pamamaraan ng pangtulong sa nangangailangan? Paano nyo na isasarawawan ang kulturang Pilipino? Ayan, ano nga ba ang pinapakita natin dyan? Siyempre, nung kanina mga pananda, siyempre, nung una, muli, sumunod, subalit kasi meron din mga pumataliwa sa ganitong uri ng aktibidad, ano? At mahalaga din sa atin na ang pagpapakita ng katapatan at pagmamalasakit sa kapwa ay importante sa atin. Kaya naabot din tayo sa Kindapawan City. Still watching kay Annabelle Maunes Sarong. Ayan, magandang hapon po. At ano nga ba, paano natin maisasalarawan ang kulturang Pilipino? Siyempre, una, nakatatag na yung mga pagkain na pangangailangan. Siyempre, nakikita ninyo yung iba't ibang mga pantries. Minig na binibin ako sa inyo dahil marami din talaga sa atin ang gusto magbigay ng sapat at kung ano lang ang kaya. Pero, siyempre, bibigyan natin ng kaunting kahulugan ang salitang magbigay ayon sa kakayahan, kumuha batay sa pangangailangan. Ano kaya ang nais iparating ng akda? O nais ko iparating? Siyempre, Ayan, sir. Ayan. Attention lang po sa pita, kalpo. Dahil nga sa... Wala
internet connection. Hello, hello. Ayan. So, ayan po ang ating natungayan na pag-aaral natin. Pero po kayo mag-alala po, no, dahil po may kasunod po yan na aralin sa mga susunod pa na linggo. At syempre, para po makita din natin ang ibang mga uploads po ng ating aralin, syempre, visit tayo nyo lamang pong DepEd Commons para po sa iba pang mga activities. At syempre, sa susunod na linggo, makakasama na po natin ang Tutor King. So, dyan lamang po kayo. Syempre, ang susunod na po na ating tutor ay si Tutor Pam sa Pilipino. And so, muli po, napapasalamat po minit ako sa lahat ng mga estudyante at mga guro na sumama sa akin sa loob at ng isa't kalahating minuto para sa Ito Live. Muli po ako po yung tutor na kasama po sa hapon na ito. Maalili po kay Tutor King, Tutor Jessica Maris Borameo po. At patuloy po tayo mag-ingat sa ating pinaharap na sitwasyon sa COVID-19 at panatili po natin maging malusog at maging matapat sa ating kapwa. Dahil po sa itulay, kami po maghahatid na karunungan, kasiyahan at mga ngiti sa labi para sa sulong edukalidad. Go up! Itulay! Ingat po tayo at maraming salamat po. Susunod na po si Tutor Pam. Salamat po! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!